Nalimas ang abot sa 14 milyong pisong halaga ng mga alahas mula sa dalawang magkatabing tindahan sa Cebu City. Tukoy na ang isa sa mga sospek. Balitang hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 3 hanggang 4 armadong lalaki na pumasok sa isang jewelry store sa Barangay Ermita sa Cebu City bandang alas 11 ng umaga. Mabilis na sinimot ng mga suspek ang mga display na alahas. Ayon sa investigasyon, nalimas na mga suspek ang mga alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa loob lang ng 11 segundo. Napag-alaman na walang security guard ang nasabing tindahan. Anisulo din sa pagkuha sa mga alahas, tulo. Lima tato sila. Dahil anisulo, tulo lang. Dayon ang usa, lookout, ang usa, nibalik to speaker sa gitulisan, sa pikas ng hinsya po. Ang usa diyan, nagbarog, nagbitbit og taas, nag-ana ba? Niya, pag kabantay na ako, kagalingkod man ko diha, nikuan lang ko, ni tawag ko sa akong magwang diyan na, bantay noy, ana ba? Ato, pagkuan, natanaw na ako na, murag, delikado sa, ni doharay akong nabantayan mo. Inatake rin ng mga suspek ang katabing jewelry store kung saan natangay umano ang alahas na nagkakahalaga ng 4 milyong piso. Walang ipinalabas na kopya ng CCTV ang pamunuan ng nasabing establishmento sa media. At hindi katulad ng katabing tindahan, mayroong guard ang tindahan subalit wala siyang laban sa mga armadong suspek. Katungyagi din, maura to, pero pag hawa na nila, nakunakitan mga 5 to 6 kataw. Rumisponde ang mga pulis sa lugar pero wala na ang masangkot sa krimen. Base sa nakalap na ebidensya, natukoy na ang pagkakakilanlan ng isa sa mga suspek. Nagkaroon ng robbery hold up dito, may dalawang pumasok na no, sa itong pun shop, dalawang lookout at dalawa rin yung pumasok sa loob. So initially, nakikilala namin yung isa doon. So we're still conducting hot pursuit operation at this moment. Ipinag-utos ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa polisya na lutasin ang kambal na robbery case sa loob ng 48 oras.